Araw-araw na mga salita ng Diyos. Magbaliktanaw sa inyong mga buhay hanggang sa kasalukuyan sa lahat ng bagay na ginawa ng Diyos sa iyo sa lahat ng taon ng iyong pananampalataya. Pumupukaw man ito ng masisidhi o mabababaw na damdamin, hindi ba't higit sa lahat ay ito ang lubos na kinakailangan? Hindi ba ito ang iyong pinakakinakailangang makamit? Oo. Hindi ba ito katotohanan? Hindi ba ito ang buhay? Oo. Napagkalooban ka na ba ng Diyos kahit kailan ng kaliwanagan? At pagkatapos ay hinilingan kang magbigay sa Kanya ng anuman bilang kapalit ng lahat ng naibigay niya sa iyo? Hindi. Kaya ano ang layunin ng Diyos? Bakit ginagawa ito ng Diyos? Mayroon din bang balak ang Diyos na sakupin ka? Wala. Nais ba ng Diyos na itaas ang Kanyang trono sa puso ng tao? Oo. Kaya ano ang pagkakaiba sa pagitan ng pagtataas ng Diyos sa Kanyang trono at sa sapilitang pananakop ni Satanas? Nais ng Diyos na matamo ang puso ng tao. Nais niyang sakupin ang puso ng tao. Ano ang ibig sabihin nito? Nangangahulugan ba ito na nais ng Diyos na ang tao ay maging mga tau-tauhan niya, mga makina niya? Hindi. Kaya ano ang layunin ng Diyos? May pagkakaiba ba sa pagitan ng pagnanais ng Diyos na masakop ang puso ng tao sa sapilitang pananakop at pagsapi ni Satanas sa tao? Oo. Ano ang pagkakaiba? Malinaw mo bang masasabi sa akin? Ginagawa ito ni Satanas ng sapilitan, samantalang hinahayaan ng Diyos na magkusa ang tao. Ito ba ang kaibahan? Ano ang pakinabang ng Diyos sa iyong puso? At ano ang pakinabang ng Diyos sa pagsakop sa iyo? Ano ang pagkaunawa ninyo sa inyong puso ng sinasakop ng Diyos ang puso ng tao? Dapat tayong maging patas sa paraan ng pagsasalita natin tungkol sa Diyos dito. Kung hindi, ang mga tao ay palaging magkakaroon ng maling pagkaunawa at iisiping, palaging nais ng Diyos na sakupin ako. Ano ang dahilan at nais niya akong sakupin? Ayaw kong masakop. Nais ko lamang na maging Panginoon ng aking sarili. Sinasabi mong sinasakop ni Satanas ang mga tao, subalit sinasakop din ng Diyos ang mga tao. Hindi ba magkapareho ang mga ito? Hindi ko nais na pahintulutang sakupin ako ninuman. Ako ay ako. Ano ang pagkakaiba rito? Pag-isipan ito. Tinatanong ko kayo, isa bang hungkag na parirala ang sinasakop ng Diyos ang tao? Ang pagsakop ba ng Diyos sa tao ay nangangahulugan na siya ay nananahan sa iyong puso at pinangingibabawan ang bawat salita at bawat galaw mo? Kung sinasabihan kanya na umupo, mangangahas ka ba na hindi tumayo? Kung sinasabihan kanya na magpunta sa silangan, mangangahas ka ba na hindi pumunta sa kanluran? Ang pananakop ba na ito ay nakaayon sa mga linyang ito? Hindi ito nakaayon,
Nais ng Diyos na isabuhay ng tao kung anong mayroon at kung ano ang Diyos. Sa loob ng mga taon na ito na pinangasiwaan ng Diyos ang tao sa kanyang gawain sa tao hanggang sa kasalukuyan sa huling yugtong ito, ano ang nilalayong epekto sa tao ng lahat ng salita na winika niya? Ito ba ay ang maisabuhay ng tao kung anong mayroon at kung ano ang Diyos? Kung titingnan ang literal na kahulugan ng sinasakop ng Diyos ang puso ng tao, tila ba kinukuha ng Diyos ang puso ng tao at sinasakop ito, nananahan dito at hindi na muling lalabas? Siya ay nagiging Panginoon ng puso ng tao at nagagawang pangibabawan at hawakan ang puso ng tao ayon sa kalooban niya, upang gawin ng tao ang anumang sinasabi ng Diyos na gawin niya. Kung gayon, para bagang bawat tao ay maaaring maging Diyos at magtaglay ng kanyang diwa at disposisyon. Kaya sa usaping ito, makakapagsagawa ba ang tao ng mga gawain ng Diyos? Maaari bang maipaliwanag ang pagsakop sa ganitong paraan? Hindi. Ano ito kung gayon? Itinatanong ko ito sa inyo. Ang lahat ba ng salita at katotohanan na itinutustos ng Diyos sa tao ay isang pahayag ng diwa ng Diyos at ng kung ano ang mayroon at kung ano siya? Oo. Ito ay tiyak na totoo. Subalit kinakailangan ba na isinasagawa at tinataglay mismo ng Diyos ang lahat ng salita na itinutustos ng Diyos sa tao? Pag-isipan ito. Kapag hinahatulan ng Diyos ang tao, bakit siya humahatol? Saan nang galing ang mga salitang ito? Ano ang nilalaman ng mga salitang ito na winiwika ng Diyos kapag hinahatulan niya ang tao? Saan nakabatay ang mga ito? Ang mga ito ba'y nakabatay sa tiwaling disposisyon ng tao? Oo. Kung gayon, ang epekto ba na nakamit sa paghatol ng Diyos sa tao ay nakabatay sa diwa ng Diyos? Oo. Kung gayon, ang pagsakop ba ng Diyos sa tao ay isang hungkag na parirala? Tiyak na hindi. Kung gayon, bakit sinasabi ng Diyos ang mga salitang ito sa tao? Ano ang layunin niya sa pagsasabi ng ganitong mga salita? Nais ba niyang gamitin ang mga salitang ito upang magsilbing buhay ng tao? Oo. Nais ng Diyos na gamitin ang lahat ng katotohanang ito na winika niya sa mga salitang ito para magsilbing buhay ng tao. Kapag tinanggap ng tao ang lahat ng katotohanang ito at ang salita ng Diyos at pinairal ang mga ito sa kanyang sariling buhay, makasusunod ba kung gayon ang tao sa Diyos? Matatakot ba kung gayon ang tao sa Diyos? Malalayuan ba kung gayon ng tao ang kasamaan? Kapag narating ng tao ang puntong ito, makasusunod na ba siya kung gayon sa dakilang kapangyarihan at pagsasaayos ng Diyos? Ang tao ba kung gayon ay nasa posisyon na upang magpasakop sa awtoridad ng Diyos? Kapag ang mga taong katulad ni Job o ni Pedro ay nakarating na sa kanilang hangganan,
kapag ang kanilang buhay ay maituturing na nakaabot na sa kahustuhan. Kapag mayroon silang tunay na pagkaunawa sa Diyos, maaari pa rin ba silang iligaw ni Satanas? Masasakop pa rin ba sila ni Satanas? Masasapian pa rin ba sila ng sapilitan ni Satanas? Hindi. Kaya anong uri ng tao ito? Ito ba ay isang tao na ganap na natamo ng Diyos? Oo. Sa antas na ito ng pakahulugan, paano ninyo titingnan ang ganitong uri ng tao na ganap na natamo ng Diyos? Sa pananaw ng Diyos, sa ganitong mga kalagayan, nasakop na niya ang puso ng taong ito. Ngunit ano ang nararamdaman ng taong ito? Nagiging buhay ba sa loob ng tao ang salita ng Diyos, ang awtoridad ng Diyos, at ang daan ng Diyos upang ang mga bagay na ipinamumuhay niya gayon din ang diwa niya ay maging sapat upang bigyan kasiyahan ang Diyos? Sa pananaw ng Diyos, ang puso ba ng sangkatauhan sa mismong sandaling ito ay nasasakop niya? Oo. Paano ninyo nauunawaan ang antas na ito ng pakahulugan sa ngayon? Ang Espiritu ba ng Diyos ang sumasakop sa iyo? Hindi. Ito ang salita ng Diyos na sumasakop sa atin. Ito ang daan ng Diyos at ang salita ng Diyos na naging buhay mo. At ito ang katotohanan na naging buhay mo. Sa panahong ito, taglay kung gayon ng tao ang buhay na nanggagaling sa Diyos. Ngunit hindi natin masasabi na ang buhay na ito ay buhay ng Diyos. Sa madaling salita, hindi natin masasabi na ang buhay ng tao na nagmula dapat sa salita ng Diyos ay ang buhay ng Diyos. Kaya gaano man katagal na sinusunod ng tao ang Diyos, gaano man karaming salita ang matamo ng tao mula sa Diyos, ang tao ay hindi kailanman magiging Diyos. Sabihin man isang araw ng Diyos, nasakop ko na ang iyong puso, tinataglay mo na ngayon ang aking buhay. Mararamdaman mo ba kung gayon na ikaw ay Diyos? Hindi. Magiging ano ka kung gayon? Hindi ka kaya magkakaroon ng lubos na pagsunod sa Diyos? Hindi kaya mapupuno ang iyong puso ng buhay na ipinagkaloob sa iyo ng Diyos? Ito ay labis na normal na pagpapamalas ng nangyayari kapag sinasakop ng Diyos ang puso ng tao. Ito ay katotohanan. Kaya kung titingnan ito mula sa aspetong ito, ang tao ba ay maaaring maging Diyos? Kapag natamo na ng tao ang lahat ng salita ng Diyos, kapag kaya na ng tao na matakot sa Diyos at lumayo sa kasamaan, matataglay ba ng tao ang pagkakakilanlan at diwa ng Diyos? Hindi. Anuman ang mangyari, ang tao ay tao pa rin pagkatapos ng lahat. Ikaw ay isang nilikha nang matanggap mo ang salita ng Diyos mula sa Diyos at tinanggap ang daan ng Diyos. Tinataglay mo lamang ang buhay na nagmumula sa salita ng Diyos at hindi kailanman magiging Diyos.